Death, kamatayan, isang malaking issue sa buhay. Ginawang horror at panakot ng Religion Incorporated. Ang ibig sabihin natin sa Religion Incorporated, yung organized religion, yung corporate, yung may mga organisasyon, mayroong mga power structures. At ito ay isang malaking factor kung bakit ang death ay naging malaking katatakutan. Siyempre, turo ng Religion Incorporated, ang parusa after death, ini-assign sa mga non-members nila, ng religion nila, or ina-assign sa mga members na out of control. Kaya yung konsepto natin ng sobrang parusa after death, religion ang nagsiksik sa utak natin yan. At malaki ang parusa pag hindi nila member ang namatay. At kahit member nila, may parusa pa rin kung hindi naman kontrolado, kung pasaway ang member. Yan ang nakasiksik sa utak ng mga tao na nagdagdag at patuloy na nagdadagdag sa takot sa kamatayan. Pero syempre, turo ng Religion Incorporated, pag namatay, ang premyo ini-assign sa members nila. Sa members na hindi lang basta member, controlled and submissive. Pero kahit pa nga controlled and submissive na, marami pa rin panakot sa members. Kaya naging sobrang katatakutan ang kamatayan. Ang isa sa mga tunay na may gawa niyan, Religion Incorporated. Kasi maraming mga ibang cultures, maraming may ibang religious beliefs about death, na hindi naman sila tinatakot ng kanilang pananalig tungkol sa kamatayan, hindi ganun kalaki ang takot nila na mamatay. What does the core or essence of Scripture really say about death and eternal life? Sa Scripture, maraming bits and pieces of ideas about death and about eternal life. Kailangan i-synthesize. Kasi ang turo naman talaga sa Scripture, hindi buong-buong magkakasama sa isang paragraph, hindi pagkalinaw-linaw para masyahan ang ating academic minds at para masyahan ang ating intellectual and theological dispositions. Kailangan mo talagang kuhanin, salain, pagsamasamahin, pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, pag-isipan, pag-aralan para magkaroon tayo ng mas malinaw na picture ng katuroan ng Scripture about death. Sa Religion Incorporated naman kasi, outside of Scripture, maraming fully developed doctrines na siya namang dapat i-filter. So, get the big picture. When we talk about eternal life, we ask, how is eternal life possible? How is eternal life given? Genesis 1:27, God created mankind in His own image. And verse 7 of chapter 2, the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So the breath of life from God, the Spirit from God, is the image of God given to man. Kung merong imahe ng Diyos sa atin, sa tao, yun yung espiritong ibinigay niya. Hindi yung body, hindi yung katawan, hindi yung itsura ng ating physical body, kundi yung espirito na ibinigay niya. That is the image of God in humans. At creation, an image, a part of God, a part of the Spirit of God, was melded with the ground, with the flesh, and given to and made the being of man. Nung ang tao'y nilikha, mayroong imahe ng Diyos, mayroong bahagi ang kanyang espiritu, hindi naman siyempre yung buong buo, dahil hindi naman siya buong buong naging tao, may bahagi ang kanyang espiritu na mahirap naman niya na enumericalize, na sumama sa lupa, sumama sa ground, at yung pagsasama ng Espiritu ng Diyos at yung lupa na naging katawan ng tao, yun ang tao. So ang Espiritu ng Diyos, it is built in. Man is the union of God's Spirit and earthly flesh. Pag pinagsama mo yung Espiritu ng Diyos at yung lupang katawan, yun ang tao. Job 32 verse 8, but it is the Spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. So yung spirito daw ng tao, yun din ang hininga ng Diyos,
yun ang nagbibigay sa tao ng kanyang pagkatao, ng kanyang isip, kaisipan, diwa. Zechariah 12:1, the Lord forms the human spirit within a person. Binubuo ng Diyos ang espiritu ng tao sa loob ng kanyang katawan. So man, the body of man, is made a habitation, a temple of God. Pag in-oversimplify natin yung pagsasama ng espiritu ng Diyos at yung lupa na naging katawan ng tao, yung katawan ng tao ay parang yun ang physical temple at yung espiritu ng Diyos ang espiritu na nakatira sa loob ng temple na yun. Hindi sila one and the same. Pwedeng umalis yung Diyos doon sa temple, nandun pa rin yung temple, at yun ang nangyayari sa kamatayan ng tao. Umaalis yung espiritu na itinira doon ng Diyos, ipinahiram, at ang natitira uli ay yung katawan na dahil galing sa lupa, ay babalik sa lupa. 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So banal lang yung templo, banal yung katawan habang nakatira pa doon yung espiritu ng Diyos. Pero pag wala doon, wala pa doon o wala na doon ang espiritu ng Diyos, hindi na yun banal. Building na lang yun. O kung katawan ng tao, katawan na lang yun. At kung naagnas yun, bumalik sa lupa, lupa na lang yun. Ephesians 2:19-22, and in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So yung Espiritu ng Diyos ay tumitira sa individual bodies and persons, at ito rin ay tumitira sa group of persons, sa fellowship ng mga mananampalataya. Yung fellowship na yon is an invisible temple in which God lives. Kaya pa sinabi, when two or three are gathered in My name, I am there. So pag may dalawa o tatlo o higit pa rin na nagkakatipon-tipon, sumasang-ayon sa pananalig at nananalig sa Diyos, may templo. Wala ka nakikitang templo. Hindi yung mga katawan nila ang isa-isang templo, kundi yung fellowship, yung pag-iisa nila, pagsasama-sama, ang nagiging temple. So dalawang nakikita nating temple of God here. The fellowship, the unseen, the non-physical group of people who believe together, at yun namang individual persons, individual bodies, inhabited by God's Spirit, temple din. At death, many things happen. Genesis 2:17, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, and when you eat from it, you will certainly die. Now, anong ibig sabihin ng death? To die is for the God-given spirit, for the image of God to depart and separate from the earthly body. Nung nagkasala itong dalawang taong ito na tinutukoy sa scripture, sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Pero hindi naman sila namatay physically. So yung kamatayan, hindi lang physical. Kundi nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kanilang pagsuway. So yung pagkakahiwalay na yon is a spiritual separation. Pero nandun pa rin yung buhay nila na physical. Pero yung separation nila in essence from God could have meant death. However, maraming mga ideya tungkol sa kahulugan ng kamatayan na yan, at hindi natin ngayon misyon na ipako yan sa isang kahulugan lamang. Ang mahalaga, death is separation from God, whether it is the separation of God's spirit from the body, or it is the separation of the body and spirit, the whole person, from the spirit of God because of disobedience. But that's an open-ended issue, sakali lang natin uli babalikan. So humans were found to be sinful, according to Genesis. Genesis 6:5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Genesis 6:3. Then the Lord said, My spirit will not contend or not remain with humans forever. For they are mortal or corrupt. Their days will be 120 years. So sabi ng Diyos, nako, hindi ko pagtsatsagaan ang mga tao forever. Hindi ako makikitungo sa kanila forever. Wawakasan ang kanilang buhay as tao. Tao na magkasama ang espiritu ko at ang katawang lupa. Hindi pwedeng magsama yan ng napakatagal.
magiging maximum life nila on earth will be 120 years. Genesis 6:3, then the Lord said, I won't let my life-giving breath remain in anyone forever. No one will live for more than 120 years. Sa Doon International Version, then the Lord said, people are only human. I will not let my spirit be troubled by them forever. I will let them live only 120 years. Therefore, nagkaroon ng death. Dahil nga sabi ng Diyos, naku, puro problema, puro sakit ng ulo, puro kasalanan ng mga tao. So hindi ko patitirahin ang espiritu ko, kakambal at kasama ang kanilang katawan in human form. Kailangan maghiwalay yung espiritu ko at yung katawang lupa. At ang maximum life ng tao na pwede magkasama sa kanyang kasarilan, yung espiritu at yung lupa, 120 years, no more than that. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Only the combination of the earthly body and God's spirit dies. So, malinaw dapat. Pag ang tao namatay, ang ibig sabihin lang, naghiwalay na yung katawang lupa at yung espiritu ng Diyos na nakatira sa kanya. Hindi siya namatay ng buong buo. At dahil ang tunay na imahe ng Diyos sa tao ay yung espiritong ibinigay niya. At ang espiritong yun indestructible, babalik yun sa Diyos pag humiwalay na sa katawan. Therefore, ang namatay lang talaga ay yung katawan. Hindi yung espiritu. Kaya pag inililibing natin ang isang mahal sa buhay, nakikita mong ipinapasok sa nicho, ibinabaon sa lupa, o kaya kinecremate, sinusunog, sobrang masakit sa ating kalooban. Kasi nga naka-attach tayo sa kanyang katawan. Iniisip natin siya yun. Kasi siya yung kasama natin, nakikita, nahihipo, naiyakap natin habang buhay pa siya. Kaya akala natin siya yun. At ngayong siya'y malamig na, hindi na gumagalaw, iniisip natin siya yung namatay. Pero ang namatay ay yung katawan, para makalaya muli yung espiritu na isinama sa kanya. So yung espiritu ng mahal natin sa buhay, hindi na mamatay. Yung katawan lamang. If it will comfort you when you think about the people that you love that had passed away, then be comforted by the fact that it is only the body that dies, not the spirit that God gave to us. The earthly component, the body, returns to earth at death. The heavenly component, the spirit from God, of God, returns to God. 1 Corinthians 15, 50-58, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So ang ating daw katawan na hindi papasok sa kaluwalhatian, sa presensya ng Diyos, sa eternity, kasi ang ating katawan ay panglupa, hanggang lupa lang yan, hindi yan pwedeng dalhin sa eternal life. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya inililibing, kinecremate, kaya kung ano-ano ginagawa natin sa katawan para siya ibalik sa pinanggalingan niya. The earthly body cannot be eternal. The glorified spiritual body is eternal. Sa pagpapatuloy ng 1 Corinthians 15, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the imperishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Pag daw tayo tinawag na ng Diyos para sumama sa Kanya forever, magkakaroon ng pagbabago dahil ang ating namatay na pagkatao ay mabubuhay katulad ng espiritong buhay na ibinigay sa atin bago tayo isinilang at yon ang babalik sa Diyos. So yung hindi nabubulok ay kailangang bihisa ng talagang hindi nabubulok. At yung nabubulok, ang ibibihis doon, nabubulok din. So magkahiwalay talaga ang espiritu at ang katawan. The earthly body ends. The spiritual body moves on to eternity. Sa pagpapatuloy ng 1 Corinthians 15, when the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true.
Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Yan ang sinasabi sa atin ng Corinthians tungkol sa attitude natin sa kamatayan ng kapwa, ng mga mahal sa buhay, at maging kamatayan ng ating mga sariling katawan. Ang namamatay lang, hindi yung buong pagkatao. Yun lang katawan ng tao. Pero yung espiritu, patuloy na mabubuhay at babalik sa Diyos. Death means departure or absence from in the body, but it also means arrival and presence in God. So nalulungkot lang tayo kasi yung espiritu na nakatala sa katawan, nawala sa ating piling yung katawan, pero yung espiritu naman bumalik sa Diyos, so ano naman ang dapat sobrang ikalungkot doon? 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. The CEV says, we should be cheerful because we would rather leave these bodies and be at home with the Lord. So, mga kapatid, lalo sa mga panahon pinag-iisipan natin na kamatayan, mga namatay, do not fear death. Or kung talagang hindi matanggal yung fear na yan, do not fear too much. Meron siyempreng konting fear kasi hindi natin alam yung detalye ng pupuntahan natin, paano mangyayari yon. Pero hindi namamatay ang ating espiritu. Yun lamang katawan. Do not mourn too much for the dear departed. Bumalik sila sa Diyos. Buong luwag ng ating dibdib na pawalan sila para bumalik sila ng buong buo sa Diyos na hindi tayo nakakapit, nangungunyapit, nakapulupot, nakabitin. I-release natin sa Panginoon ang mga mahal natin sa buhay na kinuha na niya. Huwag na nating pahirapan ang loob natin at huwag na nating pahirapan yung buong system. Tanggapin ang maluwag. Lahat naman talaga dumadating dyan. At tabi nga ng iba, una-una, ganun nga, una-una. Pawala na yung espiritu. Huwag na nating hawakan, huwag na nating pigilan, huwag na nating pabalikin kasi kinukuha na ng Panginoon. Babalik sa Panginoon, uuwi sa Diyos na lumikha. Paluwagin natin ating dibdib. At huwag tayong sobrang matakot sa kamatayan at lalo huwag natin gawing issue kung ililibing ba o i-cremate ba kasi hindi naman yung katawan ang babalik sa Diyos kundi yung glorified body, the spirit of the departed. So hindi mahalaga kung anong nangyari sa kanyang katawan, hindi yun ang factor para siya makabalik sa Diyos. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan at alisin ang takot at pangamba. At huwag tayong sobrang magpatakot sa Religion Incorporated na pagka hindi sila natuwa sa atin, pupunta tayo sa mga kaparusahan, hindi tayo pupunta sa Diyos, press release lang nila yon. Sabi ng Ecclesiastes, at death, the spirit returns to God who gave it. Yun ang bigyan natin ng attention, yun ang bigyan natin ng focus. Pagbulay-bulayan, pag-isipan, at magkaroon ng kapayapaan at katahimikan tungkol sa mga bagay na ito. God bless us all.
Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.